na next na ano. Drip naman to, drip. Oh, dito na tayo, punta tayo sa melon. Oh, melon. Ang aming technology dito, mga 90% hydroponic lahat. Hydroponic lahat. So, ito. Grow more with less ano, with less effort. Yes, sir. Grow more with less effort. Ito, bagong tanim ito. Bagong tanim? Oh, mga... Sara natin. Oh, i-close natin. Para hindi makapasok yung mga, white line. Oh, mga white line. Mga insekto. Oh. Double ano pa tayo. Oh. So, bago ang melon. Ilang weeks pa lang po ito? 2 weeks? Tinanim po ito noong... 16. 16. Oh. Parang, ano ngayon, ng 19? Uh-uh. 3 days pa ito. So, naka-drip ka? Oh, drip. Dito. Oh. So, dito dumadaan, yung tubig, uh-uh. Papasok dito. Ito po yung arrow dripper. Ito po ang spaghetti tube. Uh-uh. Ito po ang button dripper. Oh, dyan dumadaan. Control yan na dalawang... Ang nalalaman ko ito, pag pula, kwan eh, ng 2 liters per hour, ang drip niya. Ang drip. Oh, pero ngayon, sa bago transplant ito, ang kanyang irrigation time, parang 15 minutes man siguro. Oh. So, ayun, nakita niyo mga katanim, no? Naka-drip siya. Ang tawag dito sa ano na to, drip to waste. No, hindi nila kinokolekt yung ano nito, nung nutrients para ibalik sa reserva. Tama ba? Kinokolekt namin to, sir. Ito, mm-mm. May pipe dito. Ito, kinokolekt pero... namin. Tapos pupunta doon sa reservoir. Tapos ipump na po, ipump na naman papunta doon sa open field namin. Ah, sa open field na. Oh, parang recycle siya. Recycled lang. Oh. Oh. Pero hindi kagad tapon. Oh, may pang ano, pero hindi mo babalik ito para pang diligulit sa kanya. Hindi hindi na. Oo, oh, okay. So, yun nga. Ang iba, ang tawag dyan, drip to waste. Pero sila, kinokollect nila para mapakinabangan ulit. Okay, sayang ang abuno. Oo, sayang ang abuno. Pwede pa magamit. So, may nakikita ko parang mayroon sila doon monitoring post. Yes, sir. No? Yung monitoring post na yan, katanim, isa yan sa mga pagbabasehan kasi doon sa drip. No, after kasi nito, sisip-sipin nila yan ng mga tanim. Doon i-monitor yan kung ilan ang natirang EC. At saka ano nang lagay ng pH. Yes, sir. No? Tama. Tama, di ba? So, yan yung mga nalalaman natin sa mga drip fertigation. Oh, ito. Yan, may monitoring post sila. Yan, may collector, oh. Ito. Yan, dyan nila ititest. Tapos malalaman din natin kung ang tubig na pumupunta dyan, bali, parang 30% man siguro. Oo. Ang nababawas na water sa mm-mm. bawat drip nito. Bags. Bags, per bags. Mm-mm. So yan, no. Pero mo, sa dami ng melon na yan, isang melon, isang bunga. Yan ang rules niyan. Ilang nuds ka dito bago mag... Quanser. Na pollinate. Nagpabubunga kami dito 8 to 12. 8 to 12, so pipili ka lang ng isa lang. Oh, yes, from sir. From 8 to 12. To 12, oh. Pag tapos malampas doon, pollination. Pag malampas na, wala, hindi na kami nagpo-pollinate yun kasi ang kanyang bunga, hindi na makaya sa fertigation, sa sabay sa kanyang fertigation kasi naka-program na kasi. Mm-mm. Kailangan 8 to 12 lang. 8 to 12 lang. Ang pinaka-top mo, top pruning mo? Pumipili kami ng bunga kung yung malulusog. Uh-huh. Yung malalaki. Malaki na. Oh. Yung paoblong. Oh, egg size. Egg size, paoblong. Oh. Dapat bilog na bilog. Oh. Mm-hmm. Depende, sir. Kung depende. Sino... sa doon sa 8 to 12? 8 to 12, kung sino ang mauna lumaki... Yung kukunin mo? Oh, yes, sir. Oh. Pero yung pinakadulo ng melon, hanggang ilan counts ka ng nudge bago mo putulin? 26 leaves. Din. Pinuputol namin yon. Parang kung sa... Tapruning. Kapunin na siya. Tapruning na. Oh. Same lang. Leaves, so, yes. Yung idea na yan, galing yan sa Israel? Galing yan sa Vietnam na
Nitapim. Oh yes sir. Uh-oh. Yung agronomy nila pumunta dito. Tapos tinuruan kami. Oh, magaling din ah. Oh. Napanood ko lang yan sa YouTube. Yan yung mga Japanese na hinihimas-himas pa. Tapos ang pag-pollinate namin dito, mano-mano. Oo, manual. Manual. Kasi walang bees. Oo. Anong ginagamit nyo? Yung bulaklak sa bulaklak. Lalaki at saka babae. Pag-ano isang babae, mag-pollinate kami, tatlong lalaki, ripin siya ng tatlong lalaki. Ang kukuha ka pala ng maraming lalaki para iba-ibang itutusok mo doon. Para sure sigurado. Sure mo na ang bunga niya na equal lahat ang pollen. Paano i-stroke mo? Counter clockwise o clockwise? Ganon sir. Okay, clockwise. Clockwise. Okay. So, ito nila nung una nilalagyan ito ng ganito. Kasi
ang daming nilon, mga katanim, no? Ang dami. O, dito tayo sa Davao. Ayan, nakikita niyo mga milon. Dami. No? Yan. So, kausapin natin ulit si Toto. Balikan natin si Toto, mga katanim. No? Yan, puntahan ulit natin si Toto. Ang ganda ng pagkakagawa mo sa milon mo. Ito na kuwan, ito na kapasok, ito na kuwan ng white fly. Mm-mm. O, pero bubunga talaga siya. Mm-mm. Kahit may ano ng white fly, bubunga pa din. Mm-hmm. So, nasa AMCG farm pa rin tayo, ah. So, after dito, Toto, saan tayo? Pupunta tayo doon sa flowering stage at saka sa pollination. Sa pollination, ng milon. Oh, ng melon. Okay, so ito na yung harvesting na. Oh, papunta na itong harvesting. Kanina, nandun tayo sa kaka-transplant pa lang. Oh, yes, sir. Oh, yes, tapos sir. Ngayon, harvesting. Punta tayo ngayon sa pollination. Yan, para makita natin, pollination. Pollination. So, sliding door ka pala. Yes, sir. Galing, ah. Oh, kangkong. Kuan yan, trial and error ng aming aquaponic po. Aquaponic. Punta doon, mga 2.3 hectares po lahat. Ah, total dito? Oo. Malaki, ah. Oo. Ito, lakatan na baray dito. Oo. Oh, may ano na? Mga puso na? Oo, puso. Oo. Buti pang saging may puso. Oo, buti pang saging may puso. Sana all! Sana all. Kuan lang to ng additional na para sa income po. Oh, ng income generating ano? Yes, sir. Dito sa farm. Hmm. Kasi sayang po na hindi taliman. Nalagyan ng saging. Nalagyan na lang ng saging. Ito po, yung barracks ng mag-uuditi dito. Oo. Pinapagawa pa. Hmm. Ito. So, ito na magiging barracks ko. Yung mag-OGT dito. Mag-OGT ako, eh. Dito na matulog. Sila. Oh, hindi pa natapos. Mm-mm. Ito, kulang lang ito ng jersey. Oo. Jersey na lang, kulang. Okay, may bahay na. Oh, pang barracks ito ng mga... Mag-OGT. OGT. Amoy durian. Lansunis. Punta tayo dito sa pollination. Pollination at sa flowering stage. Yan, so 14 days ito. Lupa namin mo. Agi sa lupa na itinanim kasi para nung dati, kwanto sir, ng hydroponic. Naka patch ito. Pero ang fertilizer mo dito to, ha? Sa tubig na, nakalo na. Sa aming fertigation. Oh. Isa lang sila. Isa lang. Oh, pero may naglalagay kami yung abono na panglupa talaga. Oo. Oh, ito na, oh, yung flowering stage. Flowering. Oh. So ito na yung sinasabi na 12, 8 to 12. 8 to 12. Yes, sir. Yes, sir. Oh, so ito may mga buds na tayo dito. Oh, ito na. So, bibilang kayo kasi, katanim, galing sa baba. Ayan. No, diyan ko bibilangin. So, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat meron dyan, no? 9, 10, 11, 12. Wala na bunga natira. So dito tayo bilang. So ito, ito may buwan dito. Basta nagpababunga kami 8 to 12. Oh, 8 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na. 9. No? Oh, 9. 10, 11. So dalawang pinabunga nila dito. Ayan, no? Bagong pollinate yan. Bagong pollinate. Oh, ito, babae ito. Ito, babae. Oh, yan, babae yan. Paano mo nalaman babae? Kasi may bukol. Ito, bukol. May bukol. Ayan. Tapos saan naman lalaki mo? Ito, itong lalaki. Ito. Oh, yan, walang bukol. Walang bukol. So, paano mo papasawahin, i-rip tong ano? Oh, i-ripin yan ng tatlong lalaki para patanggalin yung sigurado petals na mabuntis. Okay, i-ripin. Oh. O, ripin yan, o, ganun. I-rub lang yan ng pag-ganun. Kahit pa, yan, okay, ganun. Ganyan. Oh. Tatlong bisis, maghanap ka ng lalaki. Oh. Yan, pag naano mo na, gamit mo na, tapon na. Sige, tapon lang. Tapos, marami naman lalaki yan. Oh. Pagkatapos mo na mapollinate ito, para malaman mo na natapos mo na pollinate, ang petals ito kunin mo para malaman mo na tapos mo na yan. Pupunitin mo na. Pupunitin mo na. Para pala tandaan. Pala tandaan na natapos mo na siya. Pollinate na. Wala akong kalalagay na date kung kailan mo pinollinate. Hindi na kailangan, sir, kasi ang tinitingnan namin pag mag select na kami, egg size, yung pinaka maganda yung kinukuha namin. Okay. Halimbawa, napollinate ako ngayon. Kailan ako magpipili na after ako miniwi? Mag-excise na ang kwan, ang ito. Pag mga kailan niya mag-excise? Mga 4 to 7 days. Oh, ang bilis lang. Oh. Ang bilis lang, excise na siya, no? 7 days malaki na. Mm. So, anong egg 'yon? Yung small, medium or large? Yung small lang. Small lang. So ayan, oh, ang healthy na mga ano. Buti, ano yung mga management mo dito, pest management mo? Ang pest management namin dito, kahit wala siyang kuhan, wala siyang present ng ano, mga insekto na dito, nag-spray kami every week, once. Ano? Insecticide? Insecticide po. Pahalo? Yung fungicide, every week rin po. Pero halo nyo na? Ah, hindi. Eh, di. Magkaiba. Magkaiba. Magkaiba sa ibang araw. Kasi may meron din po na hindi pwede na ihalo yung... Correct. Lalo na may copper na... May copper brand. Copper, ano. Tapos, paano yung ano mo? Yung tawag nito. May alternate ka. Halimbawa, gamit ko ngayon insecticide at fungicide. Next week, iba na magagamitin mo? Yes, sir. Iba-iba yung ginagamit namin na AI. AI. Para hindi mag-immune, ma-immune yung mga insekto. Ilang gamit mo dito? Tatlo, apat? Mga tatlo or apat. Ganun nga. Mag-OGT na lang ako? Hindi. Ako mag-OGT kasi sa iyo kasi alam mo na eh. Parang nagre-refresh ako sa iyo eh. Nagre-refresh. Balik ta data. Ako nga dapat magpaturo sa iyo, Toto. Kaya pumunta ko dito para magpaturo ako sa iyo eh. Hindi. Nagtatanong ako, kinoconfirm ko lang yung alam ko. Kinoconfirm ko ba? Pero totoo pala. Totoo pala. Yung alam ko, kinoconfirm ko lang sa iyo eh. So ang ganda na ginagawa mo. Ang mismong kalaban mo dito based sa experience mo, ano yung punggos na kalaban mo? Yung cancer na magwi-wilting. Yung sa ugat? Yung pagputol mo dito. Pagputol mo dito, malalanta ito. Okay. Di ka naglalagay ng copper? Mag-spray ako ng copper pag mag-protsilic na sila. Oo. Pero may meron na malalanta. Baka talaga. Baka naman ano, sa gunting mo, o disinfectant, kailangan kulang, mo kulang. Initin ba? Yung blue fire o kaya alcohol ba? Ang ginagamit namin chlorine. Nilalagay namin doon sa may nilalagyan kami diyan para na hindi na siya mag-contaminate. Pero pa ang ngayon ang palaging ma-encounter namin na punggos yung malalanta ang ito. Hindi mo tinitingnan yung roots mo.
Pag nalanta. Hindi na, sir. Hindi mo maano? Hindi na. May nabasa ako, ganun eh, sa roots daw. Hindi ko man napatunayan man yun. Kaya i-confirm ko sana sa'yo, baka ganun. Hindi na. Pero sabi nila, pag ang kalaban namin noon dito, yung welting, na bubunga siya ng ganito na kalaki, mga 30 or 25 days, lahat. Ano na? Pag, lalo na sa lupa, sir. Lahat, ubos. Di kaya fertilizer problem tayo. Sobra, kaya nag-wilting. Kulang tayo sa tubig. Pero nung nag-quan na kami, bag, hindi na. Hindi na. So may problema talaga ang soil. Sa lupa talaga. May bacteria talaga. Na yun ang dapat maiwasan daw. Yan nga, nang ginagawa ni boss na nag-quan siya, gibag niya ang aming melon kasi nang contaminate na yan sa mga ibang crops na sa saging gani. Yung sakit ng saging na mamatay lang. So ito mga katanim, no, yung mga ano natin, melon, so Rice One variety, no, ilang melon to lahat katanim sa dami nito? Ito? 75 po ito na... Isang linya, 75. So, ilang linya lahat to? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 times 75? 15. 750 plus 300, mga 1,200. 1,200 piraso na melon to. Kasi isa lang... Isa lang patutuluyin mo, toto? Ha? Isa lang patutuluyin mo? Yes, sir. Sulit ba magtanim ng melon kaysa sa lettuce? Malaki ang kita mo sa melon kasi isang piraso, 100 ang kilo. Mabinta mo yan kung mabuti ang pagpapalaki mo ng melon, abot ng 1.8 to 1.5. Kilos? Oo, bali isang piraso na ganyan, 150 po, within 60 days. 60 days? Oo. So, sa 60 days, makatatlong harvest man ako sa lettuce? Pwede ho. Kasi kwan lang yan eh, ng 30 days man ang lettuce. Dalawa lang, sir, oy. Tatlo. 24 ka, or... Bago ko mag-harvest, may tanim na ako. Tama. Kanina, nagpupunla na ka ng bali 15 days. Tapos... Ginagawa ko pa 20 days. Okay. Para mag-ano ba? Mag-overlapping na. Overlap, oo. Ganda. Sa... Kikita ka rin dito. Sa melon. May kita din talaga. Kaya kung hindi ikita ito, giundang na ni boss ni Alex ito eh. Wala na siyang pangsahod. Wala na, hininto na. Hinto na. So yun, no, yun mga katanim, sana nagustuhan nyo itong aming unting pamasyal dito ni Toto. Tapos, meron pa tayo sa... Meron pa? Tara, punta tayo dun. Mga katanim, sa mga hindi pa nakakita ng durian, ito yun, no? Ito yung puno ng durian, ha? Ayan. Nahulog lang yan. Pag nahulog yan, Hinog na. So ibig sabihin, pag nahulog ang kasaulo, wala na. Nag-hire kami dito. Ano? Tagasalo? 10,000 per hour. Tagasalo lang ng durian. Tagasalo, 10,000 per hour. To, grabe ka to, ha? Joke lang. Ayan, ano ng durian, no? Dami, oh. Ayan ha, nakita kayo ng durian na. Yan ang puno ng durian. Okay, puntahan natin yung ano ni Toto. Yung aquaponics niya. Ito, poultry production namin. Ito ang ginagamit namin, Korean technology. Okay. Na walang amoy. Walang langaw. Yan o. Parang freelance ka siya. Korean technology. So, ano siya? Ipa. Ipa lang ng palay. Palay. Anong ina-apply ito? Ba't walang amoy?
Kwan, ito, yung... Ipa? Ipa ng palay. Rice hull. Kasi pag nagdumi, matatabunan nila. Oh, tapos ganun na nila. Ganun, oh. Parang sa pusa. Oh. Ilang feet? Mas maganda siguro, sir, mga 1 feet siguro. Pero pag may ganito ka sa farm mo, tingnan mo, wala kang may maamoy. Walang amoy nga eh, oh. Ang dami manok mo. Oh. Ang itlog niya, every hour, may nagpipiking dito para ilagay doon sa incubator kagad. Para hindi na mabasag. Ito, kambing. Mm. Ito, kambing. Yung kambing namin, ang kanyang dumi, kinukuha naman namin, nalalagay siya sa ako, tapos ipapakain namin doon sa African Nightcrawler. Ah, oo. Para gawin vermicast. Vermicast. Oo. Oh. Pang vermicast naman. Hmm. Ito yung aquaponic na trial in Europa. Andiyan yung isda. Oh, nandito ang isda ito. May itakip. Oh, dito ba? Dito, pwede ka maka-picture dito. Ito. Ayan, oh. Oo. Oh. Makita niyo? Oo. Oh. Ayan. So, ang tangke ito. Dito oh, yung tangke. Isda. Tapos, papunta doon. Pupunta doon ng, kung ano lang, gravity. Ah, gravitational. Oh. Ito, papunta dito. Oo. Oh. Paano, may ibabalik yung tubig? Meron kami na lalagyan doon na drum na kinukulikta niya ang... Busog ng manok! Pinubos na yung tanim! At ilang. Na kalimutan ito na isira eh. Dito, papasok yung tubig, papunta doon. Oh, so ito yung filter mo? Yung filter. So anong ano nito? Bato, buhangin, uling? Kwanser ng bato lang tsaka buhangin. Buhangin, bato. Wala ka ulagay na uling? Ah, wala na, sir. Wala na. So naglalagay ka pa fertilizer, hindi na? Hindi na. Yan na yan. Bali, dumi na lang ng kwan. Dumi na lang ng may isda. Ito, trial and error namin, nilagyan ito. Pero mas maganda na kasi tingnan natin na ang kangkong green talaga ang... Oo. Ang dahon. Dahon. O kulay. So galing doon, mga katanim, punta dito. Pagpunta dito, yung pasok dito. Pipilter ulit nito. Maliban dito to, wala ka na ibang filter? Wala na. Pagkagaling sa tangke? Wala na. Wala na. Okay, kaya pala. Hindi man malason. Ay, hindi man. Yung amon niya ba? Hindi naman, sir. Ay, dito babagsak yung tubig. Ano yan? Pagbagsak, tapo na rin? Ha? O recycled? Hindi. Dito babagsak ang tubig. Oh. Papunta saan naman yan to? Papunta doon. Pabalik ulit doon? Oo. Ah, ibabalik niya lang? Oo, ibalik niya. Ito yung control niya. Pag maubos ang tubig na kwan, automatic, magkwan dyan. Mamamatay ang makina. Pag ganito na ang tubig, kwan na siya. So, ang pinangsapin mo pala dito, ano lang? Yung mulching? Ay, di, makapal to. Mapal bed man siguro to. Mapal bed? Oo. Oh. Makapal? Oo. Oh. Makapal. Mapal bed. Anong, ano yan? Rubberized to? Plastic man siguro to, sir. Na, sa China yaman to. Mas makapal sa kaysa tarpaulin eh. Hmm. Maganda. So, greenhouse naman dito. Open yan, no? Oh, ang laki ng open mo. No, pero hindi pinapasok ng tubig ulan to. Hindi, sir. Kasi naka-UV naman yung taas. Oo, oh, ito ba? Yan. Nang kwan niya man na. Nang, ano tawag na? Nang pang ventilation niya. Kaya nga, hindi napasok tubig oh. Ng ulan. O, papasok pero konti na lang. Konti na lang. Ang laki ng ventilation mo. Oh, mga 2 meters. Mga 2 meters. Oo, 2 meters siya. Oo, ang laki. 2.2 meters. Malaki. Oh. Ito may durian pa dito toto. Oh. So, 'yon mga katanim, no. Oh, mag-thank you tayo kay Toto at napagbigyan tayo ng mikot dito sa AMCG Farm. Oh, bukas kay Andoy. Andoy. Oh, siya et. Oh, si Andoy yung pospasyalan natin. Bali, kwan 'yon ng sister sa Netos.
sister company lang namin. Oh, MCG Farm. Oh, yun ang pinakamalakas na ito. Oh, 700. Yes, sir. Oh, 700 to 1,000 per week. Ikaw, 450. 450. Pero may milon ka naman. Oh. Siya wala milon. Ah, wala siya. Oh, pero may bell pepper. Oh. Alam mo rin mag bell pepper? Ah, kaunti, sir. O, magpaturo na lang ako sa'yo. Kaunti lang, sir. Paano magpaturo sa'yo? Mag-OGT ba? Magpaturo sa'yo dito. Paano ba? Nang si Boss Alex man magde-decide kung mag-OJT, ako may nagtuturo dito yung babae kasama ko. Pero ako, kung mag-OJT ako, kay Sir Alex ang kontakin, no? Yes, sir. Oh. Tapos dito ako natitira sa barak. Oh, barak. For how many, ano yun, how many weeks yun? 1 month man siguro, sir. 1 month. Nang churi hanggang sa actual. Tapos ano yung process ba, may bayad paano ba? Parang may bayad siguro, pro. Tuition pay. Paano yung food, sarili? Pwede nang anong tawag doon, nang package na. Package na. Oh. Ako may discount. Ah, depende na si boss lang ang bahala yan, sa basta si Boss Alex, si boss lang bahala niyan. So yun mga katanim. Oh, thank you tayo dito kay katanim Toto, no? Mm. Kay pinagbigyan tayo dito sa EMCG Farm. So yun mga katanim, love. Yeah.